And now it's time for DJ Rocky's Secret Files. Katawan ko lang ang habol niya. Hi DJ Rocky. I'm your avid fan. Lagi akong nakikinig sa programa mo. At kung hindi ko man maabutan sa radyo ang programa mo, e panunoorin ko ito sa YouTube. Hindi ko akalain na susulat rin pala ako sa iyo. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan ang sulat ko. This is actually my first time to write my story and share it to others. I'm just hoping na merong matutunan ang mga tagapakinig mo sa istorya ko. Itago mo ako sa pangalang Shane. And this is my secret file. I'm working here in United Kingdom as care senior. Pero isa akong registered nurse sa Pilipinas. May asawa at tatlong anak ako. Nagmula ako sa may kayang pamilya sa pagsisikap ng mga magulang ko. Lahat kaming magkakapatid ay nakatapos ng kolehiyo at nasa medical field lahat. Medyo strict ang parents ko at mga nakatatandang kapatid ko. Lalo na't bunso ako. Kaya eto ako, na-spoil. Pero medyo nasakal din. Dahil sa posisyon ko. Hindi ko yun maintindihan. Kasi bata pa ako. Ganun na sila eh. Nagrebelde ako. But in a way, na nag-boyfriend ako. First year high school pa lang. Almost 8 year din ang aming relationship. Ayaw ng mga magulang ko. Dahil babaero. Napagod na lang ako na patawarin siya. We broke up nung tumungtong na ako ng 4th year college. At dun ko nakilala ang asawa ko. As a rebound sa pagiging heartbroken ko. Kabataan at kapusukan namin. Nabuntis ako at nagpakasal kami. For me, no love. There was no love at all. Ewan ko lang sa asawa ko. Siguro alam naman ng asawa ko na nung nagsisimula kami, wala talaga akong pag-ibig para sa kanya. Kaya ganun na lang siya kaigpit sa akin. Hindi ko naman masasabing sobrang ganda ko. Pero sabi nila, maganda ako at malakas ang sex appeal. OFW ang asawa ko. Iba lagi ang takbo ng isip niya. Ang hirap kasi feeling niya may iba ako at hindi ako tapat sa kanya.
lagi kami nag-aaway dahil sa ugali niyang yun. Kahit na naging dalawa na ang anak namin, hindi raw kanya. Pinagdududahan ako. Eh di mas lalong masakit para sa akin. Hindi naman ako pokpok. Wala naman akong iba, kundi siya lang. Away bati ang lagi naming eksena. Ganun ang setup namin. Ilang beses na akong sumubok na makipaghiwalay sa kanya, pero naiisip ko ang mga bata. Ayaw ko rin sa ugali ng asawa ko. Tamad magtrabaho. Mula nang umuwi siya ng 2018, hindi na siya nagtrabaho. Ako na lahat. Okay lang sana kung pagiging tamad lang. Kaya lang napakaseloso. At nananakit siya. Hanggang sa year 2020. Pandemya. Nabuntis ako. Pagkaanak ko sa pangatlo namin, nag-open ang opportunity sa akin. Isa na rito as a rec hire sa UK. Tinanggap ko na kahit mahirap kasi unang beses akong malalayo sa mga anak ko, tiis-tiis lang talaga. Dahil para sa kanila naman ang gagawin ko. Para sa kinabukasan nila. Then July 2022. Unang lapag ko sa UK. Takot na takot ako. Wala akong alam sa lugar pero kinakaya ko. May kapatid at kamag-anak naman ako. Unang day, pasyal. Then on second day, umattend kami ng birthday ng isang Pinoy. Sinama ko yung mga iba kong pinsan. Doon ko na-meet si Guy. Rick is his name. Tall, handsome, and moreno. Kasal na at may anak na isa. Akala ko ka-age ko lang sila ng kanyang asawa. Kasi ang matured nilang tingnan. Pero mas bata pala sila sa akin. Hindi kami masyadong nag-usap kasi busy ako ipakilala sa ibang Pinoy na nandoon. Tsaka nahihiya ako kasi wala naman akong kilala sa kanila. Umuwi ako ng maaga that day kasi kinabukasan, work na agad ako. Days passed, nakita ko siya kung saan ako nagtatrabaho. Doon din pala siya, pero night shift. Just hi and hello. Then dumating ang time, nag-day shift siya. Nakasama ko siya sa trabaho. Unti-unti kaming naging close. Nagkaroon sila ng problema tungkol sa pamilya. Biglang lipat na medyo malayo rito. But still, nakuha pa rin siya ng shift sa amin. Minsan, nagkasama kami sa trabaho. Nag-usap about sa family, self at kung ano-ano pa. Nagulat nga ako pati sex life namin mag-asawa na tanong. Ramdam ko na may something na siya. Pero patay-mali siya lang ako. Isip ko lang ang masama. Baka ka ako, ganun lang. Then after na yun, nag-message siya sa akin. Ano raw ang shift niya? Pinasa ko. Tumawag siya. Hindi niya maintindihan hanggang sa kinuha niya ang number. Ako naman, si Ewan bigay agad ang number ko tapos tumawag siya. Kinagabihan, panay message niya. Nagpahiwatig na gusto raw niya ako. Offering an indecent proposal. Nireject ko. Sabi ko, "Oy, may asawa tayo pareho ah. Isusumbong kita sa asawa mo." Then the following days, magkasama kami sa work sa floor. Pagdating pa lang nung inayos ko yung gagamitin namin, kasi dalawa raw kaming magpartner, eh bigla na lang niya akong niyakap at hinalikan. Nagpumiglas ako, pero malakas siya sa akin. Yung tipong nakokontrol niya ako. Sabi ko, malito.
may asawa tayo pareho. Pero alam ko, nainit na init siya. Nagtataka rin ako bakit yung katawan ko eh biglang nag-iba ang pakiramdam. Hanggang sa inila niya ako sa isang bakanteng room. And that day, merong naganap sa amin. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Sa 15 years na kasal ako, ngayon lang ako nakagawa ng mali. After na may nangyari sa amin, naulit pa nang naulit sa maghapon. Akala ko hanggang dun lang. Pero gumawa siya ng rules. Bawat shift, dapat magkasama kami. At gagawin namin yun. Walang love at walang commitment. Fubo. Ayoko. Yun na ang una at huli, sabi ko. Dahil ayoko nang magkasala. Then afternoon, no messages. Pero sumapit na naman ang isang shift na nagulat ako magkasama kami uli. Nag-usap kami. Tapos na. Wala na. Pero hindi na naman nasunod. Meron na namang naganap sa amin. Once a week or twice a week, nakuha siya ng shift. Lagi niyang sasabihin na tama na. Pero lagi rin namang siya yung may gusto. Nahilain ako. At ewan ko rin naman talaga sa sarili ko kung bakit ako napapapayag. Hindi ko alam kung nahuhulog na ako. Pero alam kong ayaw ko. At maling-mali ito. Kaya lang minsan may isip ko rin. Sweet kasi siya eh. Pagdating sa trabaho, hindi niya ako pinahihirapan. Pag break, lagi siyang may pagkain na dala sa akin. Maalaga siya. Pero may asawa at anak din siya. At alam kong mahal niya yun. Siguro, busy lang yung asawa niya. Wala na silang time. Eto ako, nakita niya. Kaya ganun. Kaya nga hindi ko maiwasang maisip na bakit ako pumapayag? Ang hirap pa. Lalo na nung natagpuan ko na lang yung sarili ko na naghahanap ng oras na makasama siya. At pakiramdam ko, gusto kong mag-demand. Nagsisimula na akong maganap ng time. Pero hindi ko masabi sa kanya. Kasi nga wala naman akong karapatan. Kaya ginawa ko, sinimulan ko ang papers ng asawa ko para makuha siya. Kailangan na maputol itong mali. Ayokong dumating sa time na siya ang hanap-hanapin ko. Alam kong talo ako. Ayoko rin masira ang pamilya ko para sa mga anak ko. So lahat ng communications ko sa kanya, pinutol ko na. And DJ Rocky, gusto ko nang magsimula uli. Alam ko naman eh. Masakit nga lang natanggapin yung katotohanang katawan ko lang ang habol niya sa akin. And I'm hoping na mabigyan ako ng payo para makamove on. At sana sa bawat tagapakinig ng programa mo, DJ Rocky, ay may makuhang aral sa istoryang ibinahagi ko. Salamat ha, at napabigyan na maibahagi ang karanasan ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shane. At ito, ang aking secret file.